Hola mga friendies! Saturday! Yeah, babysit pa rin ako ngayon. Charot. Kasi, ano ba, may exam yung am ko. So, kailangan ko mag-babysit. So, ayun. Yeah, you eating. I'm making French fries para sa alaga ko. Tapos, yan. Kakain siya ng, ano, patty. Actually, ako kasi, personally, hindi ako kumakain ng patty. Ewan ko, hindi ko lang siya gusto. Hindi ko lang gusto ang lasa. Kaya, so, parang, para sa akin, hindi ko siya talaga gusto. Pero, actually, gustong-gusto siya ng alaga ko. Yan, kumakain siya ng patty. Tapos, gumawa ako na french fries para sa kanya. So, hinihintay ko lang yung amo ko na bumalik galing sa, ano, nagre-review kasi siya. Ewan ko kung saan siya nagre-review, pero, ayun, hinihintay ko lang siya bumalik. Tapos, ano, pahinga na ako. Actually, wala akong trabaho ng, talaga ng, ano, Monday to Friday lang talaga ang trabaho ko. Pero, dahil minsan may mga, ano yung amo ko, may mga tawag nito, ganap. Hindi naman ganap, eh, important yung gagawin. So, usually, ako nagbe-babysit. Ganun talaga. Ganun ang buhay dito sa Spanya. Hindi siya madali, yan. So, ano, so, kailangan lang talaga enjoy. Hindi din siya ganun kalaki ang sahod dito kumpara sa ibang lugar na sinasabi. Sapat lang na ano, kasi kung iisipin, meron din kami nirerentahan dito. Every weekend, nagrerenta kami ng bahay. So, depende. Meron kasing tinatawag sila ditong externa and interna. Ibig sabihin, pag interna ka, ibig sabihin, sa bahay ka na amo mo 1 week. Tapos, doon sa rerentahan mo, isang, ano lang, tawag nito, weekend ka lang. Pero kung externa ka, ibig sabihin nun is, tawag nito, stay out ka sa amo mo. May mga ganun na ano na work dito sa Espanya. Stay out ka sa amo mo, tapos tawag dito, siyempre magrerenta ka ng bahay, pero sa'yo lahat, sa'yo pagkain, lahat. Pero kung interna ka sa amo mo, they will provide everything para sa'yo. Gaya ng food, mga basic needs, gaya ng shampoo, mga ganun. Pero yung mga personal na din na ginagamit, ina-apply natin, hindi na nila ipoprovide yung para sa'yo. Pero, actually, kung isipin, matipid ang interna kesa sa externa. Pero, depende kasi yan eh. Minsan, depende din sa paghahawak mo o pagbabudget mo ng pera mo. Kasi, may mga interna nga na marami din silang needs. May externa na sapat lang din sa kanila yung sinasahod nila. Basta marami din naman yun. So, ganun lang naman ang work dito sa Espanya. Sa rules, after 3 years, magkakapapel ka. Usually, this is yung madaling exitan sa Europe para magka permanent residence ka dito is Espanya talaga. They give visa kahit 3 years ka lang nga maghihintay dito sa loob. Pero after that, magkaka-visa ka, magkaka-paper, pipirmahan ka ng amo mo and everything. So, marami kung sa rules ng Espanya, mabait sila sa mga gaya natin. So, ayun, papakainin ko na yung alaga ko. Hopefully, you enjoy. Tapos, nalaman nyo din some of the work dito sa Espanya. Sana continue to subscribe kayo sa akin and continue to like and share my video. And marami pa tayong pagsasamahan mga frenny. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. So, enjoy and God bless. This is a weekend. Goodbye! Enjoy! Happy weekend! God bless everyone!